Here we go. Here we finally go. What's up, everyone? Kumusta po? Grabe. Ito pala yung camera. Grabe. Tagal ko lang di ginagawa to. So, pasensya na po. It has been a long time. I'm thankful kay Lord na binigyan niya akong lakas ulit para magsimula. You know, just do it with Him. So, first of all, kumusta po kayo? Grabe, no? Ang tagal ko po di nag-upload, so pasensya na. First and foremost, just wanna greet everyone a happy new year, happy 2023. Pangalawa, gusto ko magpasalamat na ayun, at kahit matagal na hindi ako nag-upload ay nandito kayo, sumusuport. I'm very grateful for that fact alone. Long story short, I just wanna share to you, 2022 has been, I don't know, for all of us, iba-iba tayo ng experience. For me personally, it has been one of the toughest years, but one of the years na nakita ko. Even though dumaan ako ng kadiliman, God was there. And darkness is not that dark when God is there, no? So again, big brush strokes ano nangyari sa 2022 ko. Marami actually. Merong isang event, one crazy week of trust that really stood out. Pero bago yung week na yun, may mga nangyari kasi. So start tayo sa October 2021. First time ko po mag-shooting, kakalabas ko lang po mag-lock-in shooting na yun. But ever since that point, October 2021, up until May 8, 2022, tuloy-tuloy po ang aking pag-support ko kay daddy ko. If you don't know, my dad for the first time tried to run for city councilor dito sa Angeles. Yung 6 months na preparation na yun, talagang physically nakakapagod, mentally, emotionally, parang yung patriotism mo in a way, umangat, di ba? Ayun, talo. Close to my heart dahil nga daddy ko yun. And personally ako, parang sumuport talaga ako. 3 months ako nag-grieve. May yun, June, July, August. Ayun, I really grieved. I thank God na pinadaan niya ako doon. Kasi totoo naman po, marami akong realization sa buhay. And I think kahit masakit, it really strengthened my walk with God. Just trust God, you know. Speaking of trust, I've been having a hard time trusting God. So sa 3 months na yon, wala din ako masyadong trabaho, walang masyadong film. Maraming offer sa akin si manager ko for audition roles, hindi offer na nandun ka na. So sisend ako ng audition roles, pero hindi ako nakakuha. Wala din ako masyadong income, wala rin akong trabaho, walang masyadong film. And at that time, hindi ko alam ang gagawin ko. Basta pag may offer, papasa lang ako na, Lord, where are you gonna lead me? Long story short, magpatakbo ng October, biglang chinatong ng manager ko. Sabi niya, Jake, may offer sa'yo, best friend role ni Kuya Kenchan. Punta ka na ng Monday, Thomas Morato, QC. And in my mind, of course, hindi ko alam kung dapat masaya ako kasi ang nasa isip ko is audition siya. Sinasight ko yung sarili ko mag-audition akong ganyan. Pagpunta namin doon sa event, sa Max QC, may mga table, may mga camera, may mga pangalan ng mga artist, nandun ako. So, nabigla ako. Kasi ako, sa utak ko, mag-audition ako. I was so happy because after months of grieving politics, my walk with God and sa career ko, parang bigla, binigay ni Lord. Di ba parang, oh Lord, thank you so much for giving me work. October 17 yun. Sinabihan kami na October 21 and 22, yun yung first shooting days ko. Fast forward that week, si Ate Maddy ay magsi-Singapore. Iniwan niya sa akin yung kotse niya. Ngayon, yung kotse niya, Ate Maddy niyo, old school na BMW. Tol, BMW yan. Pinahiram niya lang sa akin. That time na mag-shooting kami, wala yung kotse ng nanay ko, wala yung kotse ng tita ko, at yung van, ginagamit din ng daddy ko. So, blessing kasi, yun pala, provision ni Lord para makapunta ako sa shooting namin, sa QC at sa Rizal. Kami sa holding area. Ayun si Kuya Gab. O si Kuya Gab, maka-excited ako mamaya. Pray for me. Ben, ito po yung tattoo ni Sir Gab. O, oh, ayun. So, kakatapos na po namin ng eksena with the Gabby Eigenman. It's an honor. Gabby po, idol. Long story short, first 2 days, ayan, may mga ilang clips na BMW tayo, alam mo naman, kala talaga nila sa akin, hindi nila alam, pinahiram lang ni Ate Maddy. So October 21 and 22, Friday, Saturday, I was there. October 23, this is where the crazy week of trust would start. That was a Sunday. Na-invite ako sa Dinalopihan, Bataan, and it's a youth service as well. Yung shinare ko pong topic doon, si Solomon na napakatalino at hindi lang matalino, alam niya din ang word ni Lord. Ang tanong, bakit kahit alam niya yung mga bagay na to, bakit siya nag-fail? At bakit bumagsak ang buhay niya? Eh, alam niya yung word ni Lord. The only reason why Solomon failed was he knew the word of God. Yet,
kahit alam niya, hindi niya sinunod. And the reason is, he did not trust God. I get so convicted. Nakatulala lang akong ganyan na, this is me. Naririnig ko, I know the word of God. Pero, hindi ko isasandal yung buong pagkatao ko sa sinabi ni Lord. Wala rin. I got convicted. And I shared this message nung Sunday. Hindi ko lang ako na-bless sila. Sana. Yung kotse ko din na ginamit nun is yung kotse ni Ate Maddie niyo, yung BMW. Pero ayoko mag-focus dun sa BMW. Gusto ko mag-focus dun sa provision ni Lord. Ngayon, October 24, Monday, sinabihan na ako na ang last day namin for shooting was October 25. So, Tuesday, kinabukasan. Ngayon, nung Monday na yun, may poster na in-upload sa Facebook. Meron pala akong nauohan na event sa Laguna, which was October 25 as well. Nag-yes na pala ako sa isang event na to. And I'm gonna speak as well doon. Ngayon, sa schedule namin sa shooting, October 25 na yung last day. At yun yung scenes na marami akong mabibigat na gagawin. So, syempre nag-panic ako, nag-worry ako. Hindi ko naman pwedeng i-cancel yung Laguna kasi one month pa, nag-reach out na sila. I have no excuse. And I said, yes, ito namang shooting na to, first timer ka, tapos magpapakansel. So, I was really parang panicking and I prayed, Lord, hindi ko alam gagawin ko. Galing sa itong dalawang to eh. And pag galing sa itong dalawang to, I know you're gonna make it smooth. 45% nag-worry ako. 55, Lord, please help me. So, after praying, I called my manager, Sir Ferdy, bukas na po ba yung last day? Sure na po ba yung last day bukas? Tapos nag-reply siya sa akin, sabi niya, Jake, hindi ako sure, I'll get back to you. Lord, galing sa ito, please make a way. I don't know what to do. Here's the thing, you won't believe this, guys. Call ulit manager ko, sabi niya, Jake, na-move yung shooting, gagawin na natin siya October 30. So instead of Tuesday, gagawin na natin siya Saturday. Maranig ko yun, namutla ako. Oh my gosh, Lord, kaka-preach ko lang ng trust. And now, ito application, I really saw God move para matuloy at makapunta ako dito sa event na nauuhan ko na a month before. So, okay Lord, nag-open ka ng door. Kinabukasan, si Ate Maddie nyo, hinatid na ako sa Powerhouse Church and nakisabay ako sa Powerhouse Worship Team. Pumunta na kami sa Laguna. Isipin nyo, mga guys, tent, outdoor, isang concert, laki-laki ng event. Long story short, the event was so good, so blessed. At ito pa, habang outdoor, umuulan din, man. Medyo buwab. Hindi lang buwabag yun. Pero parang papunta na doon, muddy na yung ground. Grass lang kasi, outdoor. Pero kahit ganun, kahit maulan, kahit medyo, alam mo yun, buwaba sa ibang parts, people were still worshiping. And that was amazing, you know. And of course, doon ko na-meet sila Ate Cathy Go, malayang Filipino worship. And of course, Powerhouse Worship. Nag-host po doon, if you know, my good friends Neo Rivera and Gian Hinolan, very talented content creators. No, sila yung nag-host. And of course, I am very privileged to share a 25-minute word. 20 or 25 minutes? I don't remember. So, guess what I preached? Guess what I shared? The same message po na shinare ko nung Sunday sa Bataan. Of course, may nag-iba lang kasi I was depending on God, Lord. How do you want me to say this? Si Solomon, alam niya yung word ni Lord, ganyan. Pero kahit alam niya, hindi naman niya pinagkatiwalaan. Hindi siya nag-obey. Head knowledge na. I shared that. Praise God. I really felt na God was there. Long story short, praise God. Tapos yung event, nakauwi na ako ng Pampanga around 1 a.m. The next day, Wednesday, na-invite tayo sa 700 Club sa Makati. Nag-shoot po kami ng 12 devotional apps doon. And while we were shooting, nakakatawa kasi parang nangungusap sa akin si Lord. Alam mo yung nagbabasa ka, kuwari may tinuturo ka, pero para sa'yo talaga yun. So akong nagbabasa akong ganyan, tol. You know, sasabi ko sa director, kay Direct John, Direct, sure ba kayo akong kukunin nyo? Because this is for me. Long story short, na-shoot namin, natapos. At that time, I'm very, very blessed kasi tuloy-tuloy yung araw na serve ka, ganyan. Pag uwi ko po, Pampanga, mga 6 or 6.30pm, meron ng online invitation sa isa pong church and I think it's Coach Hannah and Pastor CJ Puno. They invited me to just share a word sa kanilang service. And guess what I shared again? About trusting God. Iba yung naniniwala kay Lord dun sa nagtitiwala, no? Hindi lang head knowledge, you know God intellectually, but yung buong buhay mo, you trust God. That's a scary thing, you know? So I shared that, praise God. And that night was amazing. I'm very honored ulit. Now, here's the thing. It's Wednesday. I still have Thursday and Friday left to prepare for my last shooting day. So my last shooting day is Saturday. So Thursday and Friday po, itong dalawang araw na to, gagamitin ko para mag-prepare para dun sa heavy scenes ko sa last shooting day. Ngayon, hindi po ako actor. Ang last kong acting na may drama, ako si Padre Damaso. So bago sa akin to na legit film, makakatawa kasi nag-practice ako sa kwarto ko, kinoko-script tol. Highlight pa out, in an open ballpen talaga. Dito, galit ako. Sisigaw ako. Eh si Kyle, naliligo pala. Naliligo siya. Lumabas siyang ganyan. Okay ka lang? Tapos nakaganan ako. Oh, paano? Ay, hindi. Kala ko nakikipag-away ka kay Ate Mali. Tapos sabi ko, hindi ako tol. Nagpa-practice ako. Bakit? Tunog bang galit? Tunog bang totoong may kaway? Oo.
actor. Yan talaga mga actor, mga kapatid. Joke. Anyway, I was practicing Thursday, no? So Thursday, I was just practicing. Kinagabihan, nag-chat po sa akin ng isang kaibigan ko. Sabi niya, "Sir G, see you po on Saturday. Excited to hear your message." Saturday. Akala ko yung shooting. Sabi ko, ay, may event sa Saturday? Eto na naman po. Akong tong hindi nag-schedule. A month before as well, na-invite ako for a youth service. So I said yes. Youth service, yan. Nag-yes ako, tol. Mga September yun. And na-move po yung last shooting day namin. Remember, October 25 to October 30. So I was, nag-panic na naman ako. So I told that the associate pastor, yung kachat ko po, "Pastor, pasensya na po. Kahit gustuin ko man po, may shooting po kasi kami sa Bataan, na-move din po, so hindi ko po alam gagawin ko, pero basta baka hindi po makapunta." Chinat ko rin yung drummer, "Bro, ako, pasensya ka na, tol, hindi ko alam na October 30 yung last day, kasi that October 25. So, while all of these things are happening, ako naman, nagpanik na naman ako, nagpanik ako. Ito pa, ba't ako nagpanik? Yung associate pastor, syempre, nalungkot siya. Sabi niya, "Sir G, sayang naman po, ang dami naming na-invite na kabataan from different satellite churches. Nakapag-prepare po kami 1 month. Sayang naman po, hindi kayo makapunta." And ako, I don't blame him. Kasi, sipin mo, 1 month nag-prepare, tapos 2 days before, magka-cancel ka. I would also be mad and sad. 1 month, sana sinabi umaga. And I was at that situation na I didn't know what to do kasi, "Lord, tulungan mo ako." Nagpapanik ako. But at that time, ako na nag-desisyon. Sabi ko sa associate pastor and sa drummer, "Bro, wala akong choice kahit gusto ko. Yung last shooting day namin is Saturday." "Okay po, sige po, adjust na lang po kami." And I really felt so, alam mo, nagigilty ka tol. Parang wala akong choice kasi hindi ko naman pwedeng ipa-cancel yung shoot. I think at that time, mas ako na yung gumawa ng paraan. Pero andun din ako dun sa Lord. Ito yung kinaharap ko eh. I just did what I have to do. I don't know. Nandun lang ako. Parang nag-decide na ako na Lord, wala akong choice. Oh, I forgot. Tumawag pala yung senior pastor sa akin. Tumawag siya, "Jake, we called para lang sabihin na it's okay, we understand. Ituloy mo na yung shooting mo." Tumawag lang ako para hindi ka na ma-burden. Para makapag-focus ka. Sipin mo, tumawag pa yung senior pastor after kong i-cancel. So I was really blessed by their kindness. Pero I was also ashamed. Ito, so that was Thursday night. Friday, 1 day left before the last shooting day. Nagpa-practice pa rin ako, nagpe-prepare ako. Mag-cardio nga ako. Para naman may baba ako sa camera. Kasi pag camera tol, pag nasa camera ako tol, wala akong baba eh. Huwag ka nang mawala. Anyway, nag-cardio po ako. And here's the, in this moment, when I remember it, lagi akong nangingilabot. Literally and spiritually. Okay, so nagka-cardio po ako. May stationary bike sa likod. Nagbabike akong ganyan. Mga 10 minutes, 15 minutes para lang lumabas yung samgyupsal. Wala pong damit. I was biking. And literally, a strong wind came by. Sobrang lakas. Gloomy na, parang uulan. A strong wind came by. Siyempre, wala akong t-shirt nun. Gininaw ako. Nung dumaan yung wind, hindi ko po inimbento to. Sana inimbento ko. Baka mag-sound lang ang wind ko. Hindi ko alam kung bulong. May pumasok lang sa isip ko. Maka-cancel yung shooting bukas. I heard that. Bawik ako. Sinarag off ko. Inisip ko lang. Tinapos ko yung cardio ko, pumunta ako agad sa banyo, maliligo na ako. Naligo ako, tapos nag-scrub pa yata ako ng konting mga dumi sa banyo. Ligo ako, paglabas ko, kukuha na akong damit, nag-ring yung phone ko. Yung manager ko, sinagot ko, "Hello? Hello, Sir Ferdy, kumusta po?" "Ah, hello, G, kumusta? Bukas baka cancel tayo." Pagkarinig ko na ito, namutla ako na. "Ay, bakit po?" Sabi niya, "Signal number 3 or 4 sa Bataan, so nag-backup na sila kanina." "Okay po," sabi ko. "Sure na po ba to?" "Mga 95% sure. Pero balikan kita. Pero most likely, cancel na. Okay?" "Okay po." Baba ako. Tol. Sana inimbento ko. Nung nasa bike ako, wala akong prior knowledge na magkakabagyo. Babike lang ako. Literally, nung yung hangin gumanan, makakancel yung shoot bukas. Tapos, after, I took a break. Cancel. So, habang nagre-reflect ako, after that phone call, tumawag siya ulit. "Okay, G, confirm, cancel yung taping bukas na move na ng November 7. "Okay po, Sir Ferdy, thank you." Mind blown. I was mind blown na. Lord, that was you. Automatically, nung na-cancel, tumawag ako ulit sa pastor, sa drummer, tsaka sa associate pastor. I told them, "Pastor, na-cancel po yung shooting and all. Grabe po talaga si Lord, ganyan-ganyan." Nabigla sila. "Oh, grabe, okay, praise God, brother." Long story short, mga kapatid, you know what I'm saying? Saturday, pumunta ako sa youth event nila and it was still raining, it was still kind of gloomy, but natuloy po. Bago po ako mag-share ng word ko, sinabi ko sa kanila yung nangyari. And
while I was sharing, I was trembling kasi sabi ko, grabe Lord, pag gusto niyong matuloy at paggaling sa inyo, you will make the paths straight. So long story short, wala niyo po ano yung shinare ko doon. Yung shinare ko doon, syempre, the same message, trusting God. Man, even if narinig na natin yung salita ni Lord, it doesn't count if hindi tayo magtatrust. I shared that. And praise God, after that event, it was successful. Now it's the thing, Saturday yun. Patuloy yung event, na-bless ako because I just see God's hand on everything. Pag uwi ko po, backyard, mga ka-church ko po at yung mga pastor namin nasa likod because it was pastor's appreciation month. So nagkaroon kami ng dinner sa likod and nakikain po ako. Na-bless ako and then, you know, just fellowship. We ate and then yung pastora lumapit po sa akin. Pastora namin lumapit po sa akin and then she gave me an envelope. Cash. Sabi ko, Pastor Aida, para saan po ito? Ay, I just wanna Pastor's Appreciation Month. Ay, hindi po ako pastor. Kasi ako po, nag-share po ako sa church namin. Nakita ko yung pera. Ayaw ko na sabihin yung amount, pero nabigla ako. Muntik akong maiyak kasi at that time po, kailangan ko rin po ng finances at that time. And God gave me finances also through that. Nabigla ko ako, wow. Lord, alam mo yung parang blessed na blessed ka na sa nangyayari, naiiyak ka na and all. And then, binigyan ka pa ng financial blessing. I was really in awe. Umupo ako. Gusto ko lang magbulay-bulay at mag-reflect sa ginagawa ni Lord. May nag-chat sa messenger. Pastor Jordan Escusa. Brother, pwede ka ba mag-share bukas sa Sunday? Sa Taytay Liza, sa church namin, sa youth. Anyway, long story short, kinabukasan po, syempre, basta pagtawag ni Lord. Doon ako, kasi yun yung in-impress sa akin ni Lord na basta doon ka sa will ko, ako magpo-provide sa'yo. Ako magpo-protect sa'yo. Kinabukasan, from Pampanga, we went to Taytay Rizal. Guess what? I shared again in their service. That's right. Trusting God. I shared that and I am very honored, humbled, and blessed that when I share that, people are blessed. But I think the greatest blessing here is that ako po yung napapago. That one crazy week, God allowed me to share paulit-ulit sa iba't ibang places the same message because that message was for me. Nakita niyo po yung one week na yun, that God made a way. He made my path straight. And isa lang po yung tinuturo niya sa akin is trust. And I am reminded of this verse, share ko lang po. Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. For me, in that one crazy week, tinuruan ako ni Lord na trust me. Lahat na yan. May shooting ako at may mga events. Trust me. Sa akin galing yan. Akong bahala. So number one, isa lang natutunan ko tol. When we trust God, when we don't lean on our own understanding, He will make our path straight. He made this one crazy week straight. Kung nagdepende ako sa sarili kong alam, baka may mga kinansela na pwede naman palang mag-trust kay Lord at matuloy lahat in its proper timing. Kasi galing kay Lord. Kung baka naman tinatanong nyo ngayon, ano nangyari ko sa last day ng shooting? Well, praise God, na-move sa November 7 ang aking last shooting day and you know what, I think kailangan kong daanan itong one crazy week na to para ma-prepare ako sa mga scenes ko. Ano ba yung scenes ko? Well, that's for you to find out. Papa Mascot, this 2023 papalabas yan. Yung scene ko kasi lalo na sa last day, tuloy-tuloy siya. Yung scenes ko it's an evil role, bad role, just shows reality. And of course me, first time kong gumawa ng ganung role, I think I needed a deeper trust kay Lord para magawa ko yung role na yun kasi hindi ako yun eh. And para lang clear sa akin na it's a role, it's an evil role, but it's not me. And I think I needed a deeper anchor of trust kay Lord. Long story short, praise God, galing kay Lord, it's a gift from God. All these things, these events, these are all allowed para ituro sa akin ni Lord that I need to trust Him every step of the way. So now, if you are curious kung ano yung shinare ko sa mga different events, I think that deserves a video in of itself. But as of now, one crazy week of trust. Ano yung moral of the story? Pag galing kay Lord, siya po yung bahala, siya rin bahala sa'yo. Hindi ka niya iiwan. Pangalawa, hindi lang sapat na alam natin si Lord sa utak. Kailangan nating ipagkatiwala yung buong buhay natin sa Kanya. Pangatlo, lastly, kailangan ko na mag-schedule kasi nawawala ako. So, kailangan ko nang i-schedule sa journal. So, with that being said, that's it for today. Thank you very much for listening. Ang haba nito. But I think I need to let it out. So, praise God for that. See you on my next video. God bless. See you. Whew. That was long. See you next time. Haba nun.